Magandang hapon mga katrabaho. Yan, nakapag-dutong na po tayo, nakapag-process. Ano ang ginawa po natin dito, hindi natin tinanggalan yung ating mga yero na muna. Dahil kinakabahan po tayo nung unang mag-process po tayo dito. Ngayon ko lang po na ipakita dahil yan po ay meron pa pong yero tsaka sisame. Yan po ay hindi na natin muna tinanggal yung mga sisame niya. Dahil nga po lalaki po yung trabaho natin mga katrabaho. Kumbaga ganyan na lang po yung ginawa natin na pinagawa natin kay Tindin. Yan po yung binigay kong instruction. Kaya itong bata na to ay madaling turuan pagdating po sa mga instruction na binibigay ko. Ano yun? Tama lang yun doon sa gilid. Oo, tama, tama lang daw. Dapat yung pala nalagyan na rin ng kilo, no? O sige, bukas bilhin natin yung ay pag na-yeruhan na to, sabay na lang natin. Oh, dapat na. Oo. Matatagyo dito muna kay banda, oh. Ito pala, hindi pa napinturan. Wala na bang ano? Wood dry? Ay yung ano? Primer. Tagan nyo na ang ano, ha? Primer, para mas madaling. Baka ilang galon na kayo? Dalawa. Kasi yung dalawa. Ayun pala si ano. So ano, okay na yung ginagawa nila. Tama lang. Tama rin. Pagkunta siya naman. Alin? Tapin na yung bulada na. Yeah, tayo yun. Tama na yun. Yun yung bulada na. Oo. O yan. Okay daw po. Sabi ni ano, ni engineer. Ano, bagsak ba tayo para pinapatanggal na natin po yung mga yero, yung luma, para bukas siguro makapag-yero na tayo dito katrabaho. Yan, yung kumakikita nyo, meron po siyang kisame, no? Yan po ay hindi na natin tinanggal yung kisame. Yung una nga po ay nag-iisip sila kung paano nila gagawin na hindi na tatanggalin yung kisame. Dahil nga po yung malaking trabaho kung tatanggalin pa nga naman yung kisame natin, oh, sa loob. Sabi ko sa kanila ay wag na muna tanggalin yung lahat ng kilo o yung mga kahoy na dati. Lagyan na muna ng suporta bago tayo magtanggal. Ngayon, isa-isa na po tinatanggal yung mga kilo tsaka barakilan. Naayos na, naayos na po kahit pa paano. Ngayon, buti nakagawa po sila ng paraan. Ayun, naisabit na po yung mga ng ating mga brace ano, sa kisa ay sa kisame dito sa ano sa mga parlina natin mga katrabaho. Ayan, pinipinturahan mo muna po yung ano pagkatapos po ng napinturahan ng primer. Ngayon po ay pinipinturahan pa po ng quick dry para medyo may panlaban po tayo pagdating sa mga kalawang para hindi po sa madaling kalawangin mga katrabaho. Medyo magtatagal po. Ah, napaka eh itong mga bata na to pagdating sa binibigay kong instruction eh sumusunod sila. Kaya wala akong masabi sa kanila kundi ay ibili ng merienda. Ayun o, Bon, bili ka merienda para lumakas ang pagpintura ni ni Jim Boy. Eh halos sa tatlong araw na yan, no, Ben? Na? Ah, dalawang araw, o yan. Halos sa dalawang araw pa lang po tayo nagtatrabaho dito. Martes, Merkulis, Huwebes. Oh, bali pangatlong araw na po ngayon mga katrabaho. Pangatlo na po ngayon. Yan, kasama na po yung pagtatanggal natin ng mga bubong, kisame, ay yung mga kilo, brace, ayun, naayos na. Kasama na po yun mga katrabaho dun sa ating ginagawa, dun sa ikatlong araw. Yan, kung hindi lang po natin na pinipinturahan to, baka kanina pang maga may bubong na po yan mga katrabaho. Kaso kung muna suggest po natin na pintura ay anuin natin na pinturahan, kaya medyo nagtatagal po tayo, doon lang po tayo nagtatagal pagdating sa pintura.
Timpla ka muna ng ano, na simento. Oh. Ayun oh, simentuhan na muna 'yon, oh. Sige na, may bini. Oh, yung dito. Konti lang. Ilang butas ba 'to? 1 2 3 7. Ano, puting hindi po umuulan noon. Nagbigyan po tayo na hindi umulan ngayon, maghapon. Sana hanggang bukas ay walang ulan. Hoy, kumaalanganin tayo. Ano na ng ano ah? Hoy. Pakiusap pati Linggo, no. Kahit half day lang. Oh, walang kumikibo. Magandang umaga mga katrabaho, nandito tayo sa kainan ng Dugaw. Dugaw ng Pasyado. Yan, bago po tayo tumulak sa pagkatrabaho, kahit na araw ng Linggo ngayon ay katrabaho tayo dahil namadali natin ang ating mga trabaho para matapos. Yan, bago po tayo karoon ay kain muna tayo para medyo may laman yung siguro dahil maaga po silang ano, pinuntahan para sa nila ay magtrabaho tayo ngayon ngayon ng Linggo. Ang almusal po natin ay lelo. Ang almusal po natin ay lelo at lugaw. Lelo at lugaw ang ating almusal bago tayo tumulak sa pagbubugo ngayong araw ng Linggo. Sa kanila ay ano tayo ngayon, ano ba tawag doon yung Linggo, magtatrabaho tayo. Yo, kahit Linggo, magtatrabaho. Ha? Kahit rest day. Oh, yun. Kahit rest day daw, yun, magtatrabaho tayo. Kasi double pay. Oh. Single pay lang yun, ha? Maghahanap po sila double pay. Naghihintay na si Binbin. Oh. Baka wala pa si Binbin. Sabi niya kanina, kagigising pa lang mga katrabaho. Katrabaho, nandito na po tayo ngayon sa site na binububungan natin. Bali, ika-apat na araw na natin po ngayon ng pagtatrabaho po dito. Ay ano, apat no, lima. O ika-limang araw na mga katrabaho. Kaya medyo nagtagal po tayo dahil nga po nagtanggal pa po tayo ng mga bubong kahoy dito sa ginagawa na ito mga katrabaho. Kasi meron po siyang dating bubong ngayon, di muna natin sa tinanggalan. Gawa nung, ito po ay meron nakatira po dito sa bahay na ito. Tapos meron pa po siyang kisame, kaya medyo komplikado po yung paggagawa natin. Kaya yung mga kisame, hindi po pwede natin basta-basta ipagwalang bahala na hindi natin isasabit muna. Gawa nung meron nga po siyang dating bubong. Kaya ang ginagawa po namin ay bawat matanggal o maano ay sinasabit na namin sa trackers. Ayan. Ayan, kung makikita nyo ngayon dito, wala na upal ha. Mo. Bali, nandito na po yan. Tanggalin nyo na yung yero. Ayan, napakalambot po yung dating yero, kaya napakaingay, no? Ayan, oh. Kaya medyo nagtagal po kami nung muna, dahil nga po yan, nagtanggal pa po tayo ng dating bubong. Ayan, alos po yung ginawa po nila. Pero dati pa rin, di naman po nagalaw yung bubong o yung kiss. Makikita nyo, no? Ayan po ay hindi namin binaklas yung kisame sa loob mismo. Dahil gawa nung may nakatira nga po dito. Ang ginawa na lang po namin ay nagbaklas lang po tayo ng mga pakunti-kunting yero, nagbutas. Tapos nagsabit na po tayo ng mga kilo, ito, nauna. Pagkatapos po nung kilo ay naglagay na po tayo ng mga parlina. Ito nga po, itong parlina na ito mga katrabaho, si parlin siyan. Tawag po dito sa amin yung mga Pampanga na yung parlina. Ngayon pagkalagay po ng parlina ay sinabay na rin po yung pinaka brace nung brace ng ano ng kisame. Pero meron po siyang dating brace, kumbaga pinalitan, pinahaba lang po natin. Dati kasi ang bubong po nito ay ito, kung makikita nyo yung dati niyang bubong ay ganito mo yan mga katrabaho yan. Kumbaga pinaasal lang natin dahil gawa po nung itong bahay na ginagawa natin ngayon dito sa itong up and down na ito
Kaya biglang tumaas po itong bubong na ito, mga katrabaho. Kasi kung hindi po natin tataasan, lagi pong bumabaha dito sa mismong looban ng kanilang ano, sa loob ng mismong bahay. O sa kisame, laging basa. Ngayon, hindi na po siguro kakabahin si Lola dahil meron na po siyang ano ngayon, bubong, no? O nabago na po yung bubong, bakal na po ngayon, dati hindi po ano yan, bakal. Kaya medyo mas ano na po sila ngayon, safety na po sila pagdating pag umuulan. Kaya medyo ano po tayo, kaya medyo nagtagal po tayo, alos maabot po tayo ng panglimang araw na natin po ito, mga katrabaho, sa katatrabaho natin ngayon. Ngayon dito ay mag-aasintada pa po tayo dito. Itong side na to, mga katrabaho, lalagay pa po tayo ng asintada rito para magiging ano, firewall. Yung ano mo, kainin mo muna, lelot. Yung pa pala nalagay dito, ano? Apel ang lagay mo. Sige, di bale. Tumatawa lang si Binbin. Ayan. Sabi ko sa kanila, kahit din ko, trabawin na natin kako para mabawasan po yung ating mga ginagawa. Ngayon, tatanggalin po natin uli yung mga bakal o yung yero. Dahil nga po, kailangan pa pong tanggalin. Dahil gawa nung, kasi paghapon, di natin masigurado kung uulan o baka biglang umulan. Kaya kailangan na ibalik natin yung yero. Magtatanggal na naman po tayo uli ngayong maga. Tapos ibabalik. Lalagay muna po tayo ng ano, mga gutter. No, mga katrabaho. Lagay muna natin, boy, kunin mo yung mga gutter. Gumawa na kayo ng ano, yung brace. Na? Ayun, meron na daw mga brace, sabi nila, mga katrabaho. Yan. Tatanggalin, tapos lalagyan pa po natin ng insulation. Yan, gaya pa rin po ng dati yung mga ginagawa natin ay naka-insulation pa rin, tapos nakapintura po tayo pa dalawa. O ano, primer, tapos quick dry. Yun po yung lagi kong ginagawa, mga katrabaho. Alos ganun pa rin po yung paraan ng ating paggagawa. Isang ano lang naman po ako, mga katrabaho. Isang design lang naman. Hindi po tayo nagbabago pagdating sa mga ganyan. Kung ano na po yung naumpisa natin, lagi na lang po ganun, mga katrabaho. Yung puro pintura, quick dry. Ayun po yung ating mga ginagawa. Ayan. Ayan, ganyan, nagtanggal po tayo, ibabalik, maglalagay po tayo ng mga gutter muna, no? Laro po ng Linggo, kinausap ko lang naman po sila, nakiusap po ako sa kanila na kahit Linggo ay trabahuin natin. Ayan, nandiyan na po yung ating pambato na si Bimbim. Iyahagis na natin yan, baka ano na, sa trabaho, maglalagay na naman po tayo ng gutter, ay yero. Ayan, ito po yung sa loob niyan, mga katrabaho. Makikita nyo kung paano natin siya ginawa na hindi po tayo nagtanggal ng kisame, no? Ayan, hindi po siya bumagsak sa ibaba kasi hindi pwedeng bumagsak sa itaas. Ayan, ito po, buti na bubungan po natin na hindi natin siya na hindi natin na tinanggalan yung kisame. Pero ang ginawa namin pong paraan dito ay nandito pa rin po yung dating yero nung bago po tayo naglalagay ng mga trusses o yung mga tubular tsaka si Parlins. Ngayon, nung nailagay na lahat yung mga si Parlins, dun pa lang po natin na ilinipat yung ating mga bridge ng kisame para maisabit natin dito sa Parlina. Kaya nakapaglagay na po sila ng dalawang gutter. Kahapon ay isa pa lang po nakalagay nila katrabaho. Ngayon ay ha? Pag nandito po daw ako ay lumilintik, sabi nila. Ano kaya ngang ayaw? Gusto yata pauwiin yan kanina. Nailagay natin yung ano, yung plasing. Ako na po ang naglagay kanina. Nigyan ko lang po ng ano, sample kung paano sila maglagay ng plasing para maayos. Ayan. Ayan po yung ating plasing, no, mga katrabaho.
Ayan po yung pinakadugtungan natin. Kung makikita nyo, napakaayos po yung pagdugtong. Boy, wala pa palang isang rivet, so lagyan mo muna. Ayan na, nakalimutan. Ayan, ito po gagawin natin sa rivet. Sa i-retouch natin sa pintura, para hindi na po masyadong lilitaw sa baba. Pati po yung mga gasgas, hainin na lang natin mga katrabaho. I-retouch na natin ng kaunti para hindi masyadong kita yung mga gasgas, mga katrabaho. Ayan, kung makikita nyo, napaka ganda ng tingnan ng bahay ni Lola. Ay, yan po ang bahay ni Lola. Lola dito. Oo, ayan, tingnan nyo po yung pinakailalim, oh, mga katrabaho. Hindi man po nagalaw yung kisame, no? Hindi man siya bumagsak. Pati yung electrical niya, hindi man po natin siya naiba na ano, nagalaw. Baga talagang pinag-ingatan po natin para mabuti po natin siyang maayos, mga katrabaho. Yan, dito yan, naglalagay pa rin po sila ng gutter. Isa-isa na lang po tinalagay nila, mga katrabaho. Dahil nga po ay hindi po natin pwedeng buksan lahat. Kaya ganyan na lang ang ginagawa. Pa isa-isa na lang po ang ninalagay ng gutter. Ayan, dinudugtong po natin, mga katrabaho. Ayan, dudugtong na po sila ng mga gutter. Bubong na ito, mga katrabaho. Tapos dito ito asintadahin natin po ito, mga katrabaho, hanggang doon. Tataas na rin po natin. Hanggang doon po yan, mga katrabaho. Isasagad na rin yung asintada natin dito. Pati yung yan, ito itataas na rin po yan. Tapos magpapalitada na rin po tayo dito, itong sa side na ito, mga katrabaho. Makikita nyo yan, pinapakita ko ito, asintadahin natin. At pati po yun, asintadahan na rin natin. Magiging firewall na rin po siya, mga katrabaho. Kaya lang inulin na natin, dahil kailangan muna tayo magbubong dito, dahil marami nga pong mababasa dito pag hindi natin ginawa. Nahuli na po yung mga asintada. Kumbaga, inuna natin ito para may mas mapabilis po yung trabaho natin. Ano po tayo sa ano ngayon? Poblasyon. Yan po, sige trabaho. Yan, nagdalagay po sila ng solution. So nga, pinapakilala po ko si Jimbo Benson. Ito naman po si katrabahong Binbin. Binbin ulit. Ben, shout out ka muna. Shout out ka na, hindi shout out. Wala po kasing practice si Jimboy, kaya hindi mapasok. Yan. Pogi talaga ni Jimboy, oh. Kabahan, ubuti na lang, umulan na. Yan, si katrabaho. Sawan-sawa na po yung salikabok. Ang katrabaho. May maglalagay ng yero. Puti-puti na, magdudulas na nga. Ano madulas napin eh. Ano madulas? Hindi na nga ito, basahan. Oh. Boy, hindi ka pang ano doon, basahan na mo nung... Yan, nililinis mo natin para malinis. Boy! Ayan, mga katrabaho, ay lagay na po yung isang yero na naman. Ayan, kung nakita nyo, ayan mga katrabaho, naglagay na naman po tayo ng passing. Brado, marami na naman na magtatanong na, o kaya yung magko-comment na mali na naman daw yung ating
paglalagay ng flashing. Tanong natin sa kanila kung paano ba yung tamang paglalagay, no? Yung sa mga nagko-comment na yon, no, mga katrabaho. Alam daw nila eh kung paano daw maglagay ng flashing. Kaya kung maaari ay turuan nyo po si katrabaho na dun sa maayos na paglalagay ng flashing. Kasi ako, ito lang po ang alam namin paraan na sa akala namin ay malinis na, pero sabi nila meron pa rin pumupuna dun sa paglalagay natin ng flashing dun sa dito sa mabalakat. Hindi po nila alam yung pong yero na yon ay talagang kapos po yung yero, dahil po yon ay ibig sabihin nakabubong na po kasi dati yon, mga katrabaho. Hindi naman po natin pinalitan yung yero. Sa katunayan nga po ay nagkulang pa nga po yung yero dahil ilinagay po natin dun sa tama yung pagkakagawa ng bubong o yung yero. Dinagdagan pa. Baga, inayos ko nga po yung, dahil nga po nagkamali nga po, wala sa eskwala. Buti nahihabol natin ng kaunti kahit pa paano. Naeskwala po natin ng konti yung yero. Boy, punasan mo muna ito, mabuti. Yan o. Punasan mo muna mga siya. Para mailagay na natin yung flashing. Ayan, pinapaano lang natin yung pinag-grinder natin na pati sa taas, paka po na muna. Para sabihin man ng mga nanonood sa atin eh, kala nila binabi tayo. Alam nyo po ba yung salitang binabi? Kapampangan po yun, mga katrabaho. Binaboy. Binaboy, yun. Sa Kapampangan ay binabi. Eh sa Tagalog ay binaboy na trabaho. Sa Kapampangan ay gawin mo lang yung babi, yung baboy. Kaya hindi po natin na naalis na marami talagang magko-comment sa atin, mga katrabaho. Yung message, yung ganun. Pero ako agad maaari ay gusto ko ay maayos yung mga ginagawa namin. Tinuturuan ko ng tama yung aking mga kasama na kung paano yung maayos na trabaho. Hindi lang yung kikita kayo o sasahod lang kayo, tama na sa inyo. Hindi pwede yung sabi ko sa amin lang. Gawin nyo, dapat ang lagi nyo ugaliin ay ibigay natin yung karapatan nung nagpapagawa ng kanyang bahay o bubong. Kahit ano man yung kanyang pinapagawa, yun ang dapat natin gawin. Pati dito po, nasa mo yan hanggang baba. Unahan mo muna yung sa taas para matuyo. Yan. Kaya yung mga aking ginagawa kahit bali dalawa po silang nagpapako. Ayun, yung isa nagpupunas po siya ng pinag-grinderan natin. Yan na natin yung klaseng na pangit, no? Yung mga laging pinupuna natin, pinupuna sa atin na pero tama yung ating paglalagay ng klaseng. Sabi nila, ano daw, mali yung ating paglalagay ng mga klaseng. Meron pa rin daw tagas. Huwag gagawa din yan. Yan mga katrabaho, talagang lapat na lapat siya. Ito mga katrabaho, pag dito pinapahaba natin ng konti. Dati wakas yung kape. Ang sukat lang po nito dati ay 1 medya lang. Ako ginagawa ko po siya ng 1 3/4 ang haba po niya. Para medyo mas mahaba po yung ano niya doon sa pinaka ibaba. Para talagang sumasagat siya doon sa kaila-ilalim. Ang mga termino. Ayusin mo yung pako mo, ayos mong tayo, nakatabi niya. Ang hila. Diba pag pinapasok mo diretso, wala ang hiya. Magbaluktot. Ano? Kita nila, pangit na naman daw yung ating mga ginagawa na bubong o yung paglalagay ng ating flashing. Sigurado, ano na naman tayo dyan, marami na naman tayo mga magko-comment na maganda at pangit. Okay, kasama na sa ating mga katrabaho kasi kanya-kanya tayong mga opinion, no? Wala tayong magagawa doon, mga katrabaho. Basta natin, gagawin natin yung tama, yung karapat dapat na ating dapat na trabahuin. Ayan. Ito, alo sa sagad na po sa wall, no, mga katrabaho.
Ayan po, kaya nasa dad lang yan. Dahil tayo na yung umorder ng yero, kaya alam na natin gano'ng kahaba yung ating gagamitin. Hindi nyo na kailangan magtaka. O ngayon, hawakan mo muna mga katrabaho. Yeah, katrabaho. Habang naglalagay ako ng plasing para makita nila kung paano maglagay ng pangit na plasing si katrabaho. Ito ang laging ano sa akin. Dato, ayos sa plasing. Nalagay ng plasing. Pasok. Ano to, papakita natin paano tayo magbuhit. Ay, sinatama. Sigurado siya. Kahit na taasan lang kami siya ng steel. Bawa, kung ano mo, masabi kami. Kasi mahirap na yun. Tagalang tayo sa kita, no? Tapos, pagpapit sa actual, nakita na doon. Ikaw, ano? Siyempre, magpapakawalan. Mag-dismayo siya, pag nakita ka na kita sa actual, magagawa. Aba, kasi masamundig, ha? Kaya tatuto lang. Turuta-ruta lang. Ay, mga katrabaho, tuturuan po namin kayo ulit kung paano tayo maglagay ng mga plasing, no? Ito. Buhitan lang po natin. Itatapat lang po natin dito. Ito, oh. Yung mga baguhan pa lang, yung gustong magsimula pa lang sa pagro-roofing, ganito lang po yan, mga katrabaho. Yan, guguhitan lang po natin dito. Bawat guhit po ay tatapat natin dito, yan, sa ilalim, tsaka dito sa taas, no. Tapos ito, yan, dali lahat po yan, ganun na rin ang gagawin natin, mga katrabaho. Tapos pag nagugupit naman po tayo, ay, huwag na natin tanggalin. Yung iba po kasi ay ginugupit po nila ito, tinatanggal na. Pero yung sa atin ay huwag na natin tanggalin, no? Para hindi na po siya matalim. Pasok na lang po natin siya, ipo-fold na lang natin siya ng ano, paloob yan, eh. Ganyan na lang natin gagawin, mga katrabaho, no? Para ano na siya, hindi siya matalim po dito. Kasi yung iba ko minsan, pag ginupit mo siya rito, mga katrabaho, pag nagsubit ka, ito matalim na to. Kung minsan mga katrabaho, nahihirapan ka na yung gunting na ipupol mo siya gano'n o ano siya, susunod mo dito kung minsan di. Kasi tapos ito, ano siya, aangat siya. Parang ano siya, gaganon. Ano ba tawag doon? Basta alam nyo na yun, mga katrabaho. Mahirap ipaliwanag sa Tagalog. Pukulot siya mga katrabaho kung baga gano'n. Yan. Ginuguhit pa rin natin para alam nyo lang. Baka kala nyo, hindi natin lahat guguhitan, no? Tapos, ipakita mo ng konting mukha si, ano, si katrabaho para alam nila, baka kala nila, ha? Hindi tayo yun. Ayan, marami pa rin tayong tatanong, bakit daw ganito ang ginagawa natin? Eh, paano natin hindi ganito gagawin? Ngayon yan. Paano natin siya may babalot hanggang taas? Hindi ho. Pag ganito ang buwan po kataas, sigurado magka-cutting lang po tayo dito. Kaya yung iba, kaka-cut mo siya, papasok mo, tapos ito, mukhaan po siya ng malaki, ito ipukul siya ng ganon. Tapos palitadahin siya ulit. Kung minsan naman, baka hihiwalay naman po yun kasi hindi na siya kakapit. Gawa no, yero na yung pagkakapitan. Mahirap na po siya. Sigurado, bubuka po rito yun. Kaya ito lang po yung madaling solution na igagrind nila. Kaya lang kayo, pag naglagay po kayo ng mga plasing, kailangan itong wall na ito, kung makuha nyo, ano ba, ipagbibili nyo. Una-una, ano ba, kayo yung nagbumagawa, ano, nagsisimula sa bahay. Hanggat maaari ay sabihin nyo sa mga mason na kailangan diretso nyo yung palitada. Huwag yung parang sawa, no? Yung parang caterpillar, gano'n, no? Huwag po yung gano'n na palitada. Kailangan talagang diretso. Ayan, itong bata na to, yung kasama ko na umahawak po sa ating video, tinuturuan ko pa rin niya kung paano po tamang pagpapalitada. Lahat po sila ay tinuturuan natin. Kaysa yung sa kanila, hindi po habang panahon ay labor lang kayo o taga-abot lang kayo ng mga gamit. Hindi po ganun dapat ako. Hindi po yun ang inupis ako nung ako po yung nagtatrabaho.
bago ko inisip na yung sweldo ko kagad, ang inisip ko kagad kung paano ako matututo sa trabaho. Kasi pag natuto ka na sa trabaho, kahit kailan hindi na makukuha sa inyo yung kaalaman. Mag-barbrick ako yun. Ha? Mag-barbrick. Ha? Mag-barbrick. Ano na? Mag-barbrick yun. Ano? Mag-barbrick. Ayan mo siya. Kasi ayan, nagpa-private daw. Mag-barbrick yun. Uwakan mo yung pang-pilip niya para hindi gumalaw. O sige. Tutok mo dito. Ngayon mga katrabaho, maglalagay tayo ng flashing. Parang replay yan sa ano, sa pagbakas. Siyang siya. Tao, tao. Atas yan. Nakita mo ha. Atas yan. Ito, ito. Yan mga katrabaho, meron po tayong nakausap na taga sa kanila. Yung nagpapagawa ng kanyang tisame, tsaka spandril, tsaka sa bintana repair, pintura, at marami pang iba. Marami pang iba. Yan po ang ating gagawin doon mga katrabaho. Lake Shore. Dapat bawal daw ang lake doon. Kaya mo siya rin uwi. Kaya mo siya rin uwi. Ayan, mga katrabaho. Kaya maya ay makaka-uwi na sila. Sa'yo na. Okay. Napakita natin si Roldan. Si Dennis Roldan. Kilala ka pala, Dan? Ha? Kilala ka pala nung nagpapagawa. Dating adik eh. Dating adik. Kaya trabaho, pag naisama po si Jimboy doon, sigurado ma-jijeta siya sa sigarilyo. Bawal daw ang sigarilyo. Ayan, mga katrabaho. Yun po ang utos ng may-ari. Wala tayong magagawa. Yun ang rules. Ayan, mga katrabaho. Yan, i-rebets mo na rito na. Ayan mga katrabaho. Well, ikay mo na itang kay ka rin. Gutter, itugnong mo na eh. Pututan pa na eh. Pututan. Pututan mo na? Well, kabitya mo kahit tatanggalin din natin para buo lang yung gutter doon. Kunin mo na yung sukat nun. Ipantay mo lang doon, tara. Gawa, kaya napakarumi ang yero. Papupunas na lang po natin yan mga katrabaho para malinis na lang po tignan. Ah. Ang oras po natin ay time is uwian daw. Oh, time na, uwian na daw. Oh, alas mag-aalas 10 pa lang. Hmm? Trabaho. Papa, dote ako sa tayo. Na? Oh, dito na. Ano? Kinokyotex po ni Jimboy. Dati pong manicurista. Jimboy, kaya pinamanicure natin. Pati ito. Eh, hindi naman ako. Ah, hindi ko nakikita. Ay, malabo. Ayan, pinapano na rin natin. Isama na rin sa kinukulayan na rin natin yung ating mga, yung mga rivets. Boy, para malagong tignan. Ayan, nakakulay niyan. Katrabaho. Yan lang naman po yung ating ginagawa sa mga gutter para hindi lang po siya halata o makikita. Para pag nakita po ng ating mga senior citizen na nadamataan lagi ay makikita nila ay hindi nakalitaw yung mga rivets, no? Pati yung sa side po, yan, lahat ng side, ha? Yan, pinapapinta po natin sila mga katrabaho. Eh, ng ating pong si Latero. Latero. Sabi siyang babaero. Magkahawig po yan, Latero, babaero, Latero. Hanggang dyan po ang ating naging pagkukover dito sa ating ginagawang bubong, no? Mga katrabaho. Kaya
Lagi po tayong mag-ingat sa ating pagbubugbog, baka tayo ay mahulog. Pag tayo ay nahulog, tilay po tayo. O, dalawang klase lang yan. Diretso sa puninarya. O sa, ano, sa ospital. Dalawa lang ang kapupuntahan. Kaya ingat-ingat po tayo palagi, mga katrabaho. Ngayon lang. Hanggang dyan po mga katrabaho, sana ay lagi po kayong manood sa ating mga vlogs at suportahan nyo ang Katrabaho TV. Ito ang ating pagbubugbog dito sa Poblasyon! Sun! Sun! Sun!